May nagtanong sa akin. Hello po, Sir Boss Rai. Pinost po ako social media at siniraan ng may utang na 50K at 3K lang naman po nakuha ko sa kanila. Tas lahat po ng mga anak ko at friends ko sa FB siniraan po nila ako. At lahat po nagko-comment sila ng picture ko na hindi ako po ako nagbabayad ng utang. Sa ngayon po kahit gusto ko silang bayaran parang nagagalit pa ako dahil sa sinirang pagkatao ko ay parang ako pa gusto magkaso sa kanila. Paano po ako magkaso sa kanila po, sir? I am OFW, single mother of three po. Please help po. Alright, napakaganda po katanungan. So, bago po natin sagutin itong inyong katanungan, imbitahan ko muna kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, sagutin po natin at himayin itong inyong katanungan na ibinigay po sa akin. Sabi niyo po dito na ipinost po kayo sa social media. Siniraan po kayo na may utang 50K. Okay, pero 3K lang naman po. Well, regardless po sa amount, mali po yun. Hindi po tama na mag-po sila sa social media nyo. Hindi ko nga po alam bakit ganyan ang kanilang mga technique or bakit ganyan sila maningil, no? Pero wala po tayong magagawa dahil nakakaawa man hong sabihin, no? Wala akong alam sa paniningil itong mga ola na ito. Kaya ho yung kanilang ginagawa, magpupunta ho sila sa inyong social media, no? At magko-comment, no? Sa lahat po ng picture na makita nila. Ang gawin nyo po is i-private nyo po yung inyong social media. No? Kasi hindi ho kasama ang social media sa pag-i-evaluate para ho mabigyan kayo ng utang. Di po ba? Ang ini-evaluate po dyan is kung ano ho inilagay nyo dun sa application form ninyo. Kung ano po yung dokumentong ibinigay po ninyo. No? Dun po nagsisimula ang evaluation. Hindi ho kasama ang social media. Bakit? Pagka ho ba binigay niyo social media ninyo, titignan niyo mga pinos niyo isa-isa para humapahiram ho kayo. Kalukuhan ho yan. No? Kaya ho nila kinukuha yan, mga social media account po ninyo, is para pagka hindi sila nakapaningil, ganyan ho gagawin nila, sisiraan ho kayo na sisiraan. Which is nangyayari na nga po, o di po ba? Kalukuhan itong mga ola na ito eh. O, biruin nyo. Pag may nakitang picture ninyo, anong gagawin? Magko-comment. Di po ba? Luko-luko yung mga yan. Kaya ho ako sa inyo, i-private nyo po yung mga social media account po ninyo. No? Ako ho, hindi ako ganun kateki. Magpunta ho kayo sa YouTube. Meron naman ho mga sa YouTube kung paano nyo ipa-private yung inyong social media accounts. No? So, yun ho yung gawin po ninyo, no? Para hindi na ho kayo ma-istorbo niyang mga yan. Tsaka, hanggat maaari, huwag nyo hong gagamitin way of communication sa kanila yung messaging apps, no? Kasi ho, sa messaging apps, connected yan dun sa sa social media account nyo, kagaya ho ng Messenger. Di po ba yung Messenger connected sa Facebook yan? Hindi maalalaan po. Di po ba? So, hanggat maaari ho, huwag ko kayo makikipag-communicate sa kanila, no, using yung social media accounts, no, tsaka yung messaging apps. Kasi, gagamitin sa inyo yun. Di ko sinasabing kasalanan po ninyo yan, no. Sa akin ho is, noon ho kasing nag-a-apply kayo, no, dun sa kanilang apps, nabigyan nyo sila ng permission. So, isa ho yan sa nakuha nila. No? So, mga loko-loko ho talaga yan. Pero yan, kung naka-private ho yan, hindi ho sila makakapag-comment man lang ho sa mga post ninyo. Kaya i-private nyo po lahat ng social media account. No? At wag ho kayong gagamit ng inyong messaging apps sa pakikipag-communicate ho sa kanila. No? Para hindi na ho kayo magulo sa ganyan. No? Tapos, regarding ho dun sa kung paano ho kayo makakapagsampa ng kaso sa kanila, well, unang-una po is dapat kilala nyo ho yung ola na yan. Tapos, hanapin nyo po siya sa Securities and Exchange Commission or SEC website, no?
kung ano, nandun yung kanilang ano, company name. Tapos hanapin nyo po doon yung kanilang address, no? Kailangan nyo talaga to, ano yan, paglaanan ho ng ano, ng oras, no? So pag nakuha nyo na yung pangalan, no, at saka yung address, so, eh, puntahan nyo po. Alamin nyo talaga kung doon sa address na yun sila naka, ano, nakalagak. O pag na, ano, na-identify nyo na doon talaga, no, kailangan ho, discreet yun. O, hindi ho yung patanong-tanong kayo na, o dito ho ba itong ola na ito? Hindi ho ganun. Ano po? Ganito po ha, kasi ho, baka mamaya ho kasi, ang hanapin nyo, yung talagang ginagamit nila na pangalan sa ano, sa ola. Hindi ho. Ho? Sa SEC ho kasi, ganito yan. Meron silang ginagamit na ano, na doing business. No? For example, ang company ho nila is, ABC Lending Company. Pero ho, yung ola nila, 10 yung pangalan. So, paano nyo ho malalaman kung nandun ho sila? Okay? Sa SEC po, meron ho ano, nakalagay yun, no? Kung ano-ano ho yung ginagamit nilang pangalan, yung ano, doing business nila. So, nandun din ho. So, pagka hinanap nyo po siya, no? Kuwari, pupuntahan nyo na siya sa ano, sa business address niya, yun ho kanyang company name talaga ang gagamitin niyo, yung ABC Lending Company. No? Yun ho ang gagamitin niyo para makita niyo ho siya, saka pagka nagtanong kayo, discreet lang ano po. May directory naman ho ang mga building. No, makikita niyo naman ho kung doon talaga sila nakalagay o doon sila naka-address. Ha? Kailangan ho, discreet ha. Tapos pagka nalaan nyo na ho na positibo nyo na doon talaga naka-address, ayan, mag-hire na ho kayo ng abogado, no? Sampahan nyo ho na cyber libel. Okay? Napaka-importante po yan, no? Na merong kayong abogado. Kasi po, ang mga abogado lang ho ang mga katulong sa inyo dyan, no? Dahil ako ho, maniningil lang ho ako, no? Nagbibigay lang ho ako ng tips sa inyo, no? Regarding po dun sa mga natutunan ko po, no? Hindi ho ako abogado. So, pagka nakapag-hire na kayo ng abogado, sabihin nyo sa kanila, kagaya ho nito, no, na pinahiya kayo, no, sa social media, which is cyber libel ho yan. Okay? Pero ngayon pa lang po, po pwede na kayong ano, mag-file ng complaint sa SEC. Ano po, ito po, flash ko po yung, ano, yung email address po, no, ng mga sangay ng gobyerno na po pwede kayong mag-file ng complaint, no, nandiyan po ang SEC, no, ang National Privacy Commission, nandiyan din po. O yan po yung mga email address po nila. Okay? So ngayon po pwede na kayong mag-ano diyan, mag-file ng complaint. No, no, lahat po nung screenshot na ebidensya po ninyo, ipadala niyo rin ho sa kanila via email. Okay? Pero ho ang pinaka ano diyan, importante ho is makapagsampa ho kayo, no, ng cyber libel. Kasi yung ang cyber libel po is may criminal liability yan. Bukod sa may kulong yan, meron pa ho yung penalty. At manghingi ho kayo ng danyos. Ba, iba ho yung ginawa sa inyo na yan. O, napahiya ho kayo. Biro nyo, marami hong tao nakabasa niya. Lintik na, ano yan, na anxiety aabutin nyo dyan. Tsaka depression. O, kasi yan lang naman ho ang gusto talaga ng mga ulan na yan. Magkaroon kayo ng depression tsaka anxiety, ang ina-attake ho nila talaga yung isipan ninyo. No? Kasi pagka ho yan, naging ano sila, successful sila na ma-attake yung isip ninyo, ano gagawin ho ninyo? Diba, matataranta kayo, diba? O ano-ano na iisipin nyo. Manghihiram na ngayon kayo niyan sa iba pang mga lending companies or ang worst, sa ola din. Mabdyan na ho kayo magsisimula ng kalbaryo ng buhay ninyo. Tapal system na yan. Kaya huwag niyong ano, hayaan na magpa-pressure kayo dyan sa mga damong wala na yan. No? Saka ho, ito ho, ano, sasabihin ko sa inyo, no? Dun ho sa mga nanonood po sa akin, na bago, saka ho dun sa luma, maraming salamat po sa inyo. Pagka ho kayo inanghiram sa ola, ihanda niyo ho ang sarili po ninyo. No? Kasi ho, oras po na hindi kayo makahulog, kahit isang araw lamang po sa kanila, ay lintik na dip na ano na panghaharas na ho ang gagawin sa inyo. Kaya kailangan no matatag ang dibdib niyo.
pagkahudyang kayo sa mga online lending apps ng Iram. Ano po? Kung hindi ho nyo talaga ano, maiwasan manghiram, no? Manghiram ho kayo dun sa mga ano rin, mga online lending platforms, no? Online din naman po sila. Kaya lang hindi po sila gumagamit ng apps. Nasa website po sila. Okay? Gumagamit po sila ng ano ng website. Hindi po sila gumagamit ng application. Kagandahan ho kasi pagka website po, no? Hindi ho kayo hindi ho kayo makukuha ng ano niya, ng detalye. Kasi ho, kung ano lang po yung maitanong doon sa kanilang application form, yun lang ho ang inyong sasagutin. Kung magre-require ho sila sa inyo na mag-upload po ng ano ng dokumento, kagaya ho ng ID, yun lang ho makukuha ho nila. O, hindi ho nila maa-access ang inyong social media account, yung listahan po ng phone books ninyo, yung contacts niyo, yung location niyo, hindi ho nila magagawa yun. No? Kasi ho, web-based ho sila eh. Unlike ho yan, pagka-apps, nangihingi sila ng permission. Pag binigyan nyo ng permission, todas na kayo. Wala na. Makukuha na ho yung mga detalye nyo niya. Mananakawan ho kayo ng detalye. Which is breach po yan sa inyong privacy. No? Pinagbabawal ho yan ng National Privacy Commission. So, dun ho, pwede rin kayong mag-complain. Ano po? So, yun ho ang lagi nyo tatandaan. Kung talagang gusto nyo manghiram, no? Nang mabilisan din, gumamit po kayo ng online lending platforms. Kasi ho, ang online lending platforms po, no, dalawang klase yan. Okay? Yung pong app-based, no, which is ito nga po yung mga Ola, at yung web-based. No, yung mga web-based po, yun po yung, ano, yung sinasabi ko kanina na po pwede kayo mag-apply, no, using website. Okay po? Pero kung ako sa inyo, talagang ang maia-abiso ko sa inyo, doon ko sa traditional lending, financing at bank. Bukod ho sa ano sa medyo malaki-laki na ang mahihiram po ninyo, mahaba-haba pa po yung termino. No, kasi ho, yung mga online lending platforms po talaga, maximum po niya na pagkakaalam ko is mga 6 months lang ho. No, yun ho. Ano, nandun na tayo, talagang mabilis ho silang mag-autang. No? Unlike po ng mga traditional lending, financing at bako. Ang kagandahan naman ho kasi dun sa mga traditional lending, financing at banko, medyo may kalakihan ho yung mahihiram po nila at ano po yan, mahaba-haba po yung termino. So, nasa sa inyo po yan. No? It's your choice po kung saan nyo po gustong maghiram. Pero lagi nyo pong tatandaan, no? Lagi nyo pong iingatan ng inyong mga data, no? Una yan. Pangalawa po, tatatagan nyo hong inyong sarili, lalo ho pagka dyan kayo napunta sa mga online lending apps na yan. Di po ba? Kasi yan, mga yan, nako, due date pa nga lang po, lintik na ho kung makapangharas yung mga yan, hindi makapag-antay. Pwede isang araw pa nga lang ho kayo sumablay. Yan. Kalbaryo na ho ng buhay niyo yan. So, kaya kung ako sa inyo, huwag nyo na ho silang tangkilikin. Talagang grabe ho mangharas yung mga yan. So, kasi yun lang ho, ang alam ang gawin niya mga yan. So, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang!